Happy 1 million subscribers, Yunol! Napangakuan ka na ba ng ang puso ko'y sa'yo lang? Mag-ingat kayo sa mga mambobodol. Hindi lang sila nasa kalsada. Minsan, nandyan din sila sa puso nyo. Tapos, ang tawag niyo sa kanila, jowa. Wow! Hello, strangers! Isa na namang bagong kwento ang ihahatid ko sa inyo. Bago pong lahat. Gusto kong magpasalamat sa ka-stranger natin na talagang hindi nakapagpigil sa kanyang pagkikikil. Yan, hinagis po yan kanina sa bakuran namin. Mukhang kidnap letter naman to. Dear Sheva, ikaw ay kakaiba sa lahat ng Eva kong nakita. Love and kisses, secret admirer. Ano ba namin yan? Kalma, ako lang to. Pilingera? Ay, kasong trip ka! Anong palagay mo sa akin? Susulatan ko yung sarili ko tapos i-claim ko na meron akong secret admirer? Tamang hinala ka rin eh, no? To my secret admirer, iba ka rin eh, no? Di mo dinaan sa tatlong roses, okay naman tatlong chocolates. Chocolates! Pero eh, nagpadala ka sa akin ng tatlong sakong bigas. Tatlong sakong bigas, be! Tatlong sakong bigas, be! Ang problema, luto na! Kanin na! Appreciate ko naman yung gift mo sa akin. Maraming salamat! Ang request ko lang, sana next time, huwag mo munang isain! Napipilitan ako mag-extra rice niya ni. Ano ba nag-expect? Alam mo, secret admirer, kung totoo ang love mo para sa akin, iiwasan mo akong malulungkot. O kaya naman, mapapa-extra rice. Dapat alamin mo kung anong gusto ko. Simpleng tao lang naman ako eh. Akala lang nila ma-arty ako. Kasi nga, maganda ako. Ang gusto ko lang naman, yung pagmamahal na totoo. Ayoko sa mga maluloko. Yung mga nambubudol para nakawin ang puso ko. Nabudol na ba kayong mga ka-strangers? Awit, diba? Pero mas masakit yung nabudol ka ng someone na mahal mo. And worse, ganyan na nga ang ginawa sa'yo, pero hinayaan mo lang. Ilang signs na ba ang pinalampas mo in the name of love? Ako, si Sheva Strange, ang nag-iisa at kakaiba. Pantasya na bayan! At ito ang mga kwentong tilili! Octopus trivia! Alam niyo ba ng octopus? Blue ang dugo? Meron kasi itong protein na kung tawagin ay hemocyanin. Nakakatulong ito na magpaikot ng oxygen sa buong katawan, lalo na kung sobrang lamig ng ilalim ng dagat. Pero si Pipo ay feeling pogi, pugita, legit na dugong bughaw at super susyat. Kaapu-apuhan siya ni Kraken, ang legendary sea monster na isang giant squid na kinatakutan ng mga citizen at maraming tao sa lupa. Hindi nyo na itatanong, ex ko yan si Arwana Grande, yung singer. Ako nakipag-break sa kanya kasi she's not grand enough for me. Nakakakinig si Pipoy! Ay, imagine ko na, nililingkis ako ng mga tentacles niya. Na all merong piniplex na muscle sa arms. Unfair na this well. All that's kaming tatlo. Samantalang yung iba dyan, ang kamay, walo-walo. Feel na feel ng Lola Pipoy mo ang semi-celeb status niya para manamantala. Ang daming magagandang lamang dagat ang sunod-sunod na ginawa niya. Pinagsawaan at iniwan na lang basta sa pusod ng karagatan. Aww. Octopus trivia! Alam niyo ba na ang octopus ay mayroong 8 arms na merong lagpas 200 suckers na nakakaramdam, nakakalasa, at nakakaamoy? Sa research ng mga scientists, sinasabing may sariling pag-iisip ang bawat arms, hiwalay pa sa aktwal na utak ng octopus. Brainy! Hinipuan ako ni Pipoy, pero nung nagreklamo ako, absuelto siya. Kasi nga, hindi raw kontrolado ni Pipoy yung iniisip ng kamay niya. Sana all absuelto sa kalokohang ginawa. Oo!
Inaamin ko na jelly ako. Hindi porket walang kamay, wala rin kaming jowa niya ka-holding hands sabay-sabay. Tinalo pa ng Pugita na yan ang kati naming mga dikya. Unti-unting kumalat na parang basura sa karagatan ang pangit na reputasyon ni Pipoy. Pero si Pipoy, dead ma. Nai-enjoy pa niya ang pagiging notorious niya. Nagpunta dito yung si Pipoy. Nagpahula. Pero ayaw niya nitong balls ko. Gusto niya, basahin ko yung kamay niya. Nakita ko, dagat ang iniiyak ni Pipoy. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi makapaniwala si Pipoy sa hula. Kaya pinaulit niya ako. Pinabasa niya ang ibang kamay niya. At iba pang kamay. At iba pang kamay. Pero pareho, pareho, pareho. Pareho, pareho, pareho. Pareho, pareho ang guhit sa kanyang mga palad. Ang nakakainis lang, walo yung kamay na binasa ko. Pero isa lang ang bayad niya. Eh, bakit naman ako magbabayad ng extra? Iisa lang naman ang hula niya. Kaya, it's a tie. Isang araw, isang dugong na babae ang nag-viral dahil nagtangka itong magpakalunod. Hindi lang siya nagpakatangay sa agos ng damdamin niya nung ma-realize niyang endangered nga pala sila. Wasak na wasak ako. Pinangakuan kasi ako ni Pipoy. Ang puso daw niya sa akin lang. Yung pala, tatlo kaming mahal niya. Octopus trivia! Alam niyo ba na ang octopus ay tatlo ang puso? Yung dalawang puso, naghahatid ng dugo sa hasang para kumuha ng oxygen. Tapos, yung central heart, iniikot naman niya sa organs ang oxygen na nasa dugunan niya. Naka! Mahihirapan si Cupido sa animal na to. Ginawa ko lang naman ng magmahal ng tatlo kasi I have a big heart. Kasya lahat kayo dito. Masisisi niyo ba ako, girls? Isang araw, habang nakikipagbunong braso si Pipoy, may dumaang sexy at slim na lamang dagat. Wow! Ang gandang hagfish niyang si Haley. Kaya ang daming followers niyan sa Facebook at Instagram. Sikat talaga siya! Uy, napanood ko yung showbiz news tungkol dyan kay Haley. Saka dun sa rap artist na ex-boyfriend niyang si Barack Barracuda. Ang lagkit daw ng naging samahan nila. Saka nakakatipid daw si Barack sa dinner dates kasi parang palaging nakadiet si Haley. Hindi lang sila nagtagal kasi sobrang laki ng bibig ni Haley. Nung minsan, nagkikiss sila, muntik na niyang malunok si Barack. Noong moment na yun, pumifame whoring na naman si Pipoy. Kailangan ko ng sikat na ipapalik kay Arwana Grande to stay relevant trophy girlfriend tong si Haley pag nasilo ko to. Hindi na nagsayang pa ng oras si Pipoy. Niligawan niya na si Haley. Niregaluhan ng pearls, shark liver oil, at caviar. Sinulatan pa ng love letters gamit ang sariling tinta. At hindi nagtagal, naging jowa niya si Haley. Noong una, sinamantala ko lang ang pagkabulag niya. Sabi ko, sakto, hindi niya ako makikita na meron akong kafling na iba. Kasi hindi nga siya nakakakita. Pero habang tumatagal, tuluyan na akong nalunod sa kanya. True love na yata ito, Tito Boy. At para lalo siyang pag-usapan, naghanda ng isang bonggang surprise si Pipoy. Yeah! Binili ni Pipoy yung isang pearls sa heart of the ocean. Yung alahas na nahulog sa barkong Titanic. Kasi yun ang gagawin ng engagement ring nila ni Haley. Actually, nag-full payment na rin siya sa amin kaya kumuha na kami ng photo and video coverage para sa underwater proposal na gagawin niya. Ready na ang lahat kung biglang gumuho ang water world ni Pipoy. Nahuli ko si Haley. Nakikipaglaplapan sa iba. Nilunok pa niya yung kahalikan niyang isda. Tapos bumaling siya sa ibang isda at nakipaglaplapan na naman. Ay! Ang lansa niya!
Ang sakit, Tito Boy. Akala ko solid rock lobster kami ni Haley. Akala ko ako lang sa puso niya. Mali pala. Hagfish trivia! Kung ang octopus ay merong tatlong puso, ang hagfish ay merong 4 hearts. Apat na puso. Kaya kung kayang magmahal ni Pipoy ng tatlo, nakarma siya kay Haley na akala niyang nagmamahal sa kanya ng totoo. You deserve it, pre. Jokes on me, Tito Boy. Pahingi naman ng pain reliever. Ilan? 1 piraso lang. Kasi sa aming dalawa ni Haley, ako lang naman ang nasaktan. Imbis na maawa, lihim na nagtawanan ang lahat. Ang napakayabang na babaero ng karagatan, nakakuha ng katapat sa kapwa lamang dagat na marami ring heart. Oh, alam niyo na, ipanood niyo to sa mga kakilala niyong 2, 3, 4-timer. Dahil, karma is waving. Kaya mga ka-strangers, huwag niyong gagawin sa iba ang ayaw niyong gawin sa inyo. Saka kahit you have a big heart and so much love to give, dapat iisa lang ang jowa mo. Ngayon, kung meron kayong extra jowa dyan, akin na lang. Juwan-juwa na rin ako eh. Anywhere in the world, everybody in the house, click and subscribe now! Tawa, 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 you know! Tawa, tawa, tawa.